Dito po sa ating media forum, every Tuesday, ang Kilatis Panday Lipunan Media Forum. Papanood po ito sa www.batasmedia.com, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ang aking programa naman, Kilatis Panday Lipunan at Vlog Time. Para malaman nyo ba. Napapanoodin po ito ng alas 4.30 na malaga, alas 5.30 na hapon. At available po siyempre ito sa buong mundo. Marami po tayong mga panahon ngayong umaga na ito. At siyempre, ilan sa mga pag-uusapan po natin, kikilatisin ang mga sundalong tumupad lamang sa kanilang tungkulin. Halimbawa, no, yung mga nag-awkward, nag-marine standoff. Kasi sa ating asaligang batas na lang ito eh. It's the military is the protector of the state and its people. Kailangan ba o dapat ba sila makalabos? At na, important lang pa rin. Ang nga ang talagang pinakamabing sa pamamaraan para pangalagaan ang ating kalikasan. At syempre, alamin din po natin kung yung mga sindikato talaga ng, sindikato ng Karnapin, talagang may mga protector. Kaya po nandito ngayon, ating pong Deputy Spokesperson, Police Superintendent Noel Baraceros. Yan, dali po ang ating Forester Consultant, ang ating Dennis Buddy, si Art Pascua. Alam niyo, ito yung isa sa mga naghimay, bumalangkas noong Forestry Code of the Philippines. At syempre, nasa akin din tabi si Mr. Alfonso Jr. Siyempre, Executive Director, Vice President, Executive Vice President ng Philippine Wood Producer Association. And of course, Attorney Oliver Lozano, na kaya makailan lamang ay naging biktima ng isang carnapping incident last month. Ang kanya na. At dito din po ang Presidente ng Forester, Society of Forester, o Filipino Forester, si dating USEC ng DNR, Mr. Rene De Ruina. And of course, Attorney Alan Pagia, ano kilala na, si Chief Superintendent, Noel Baraceros. Sorry. Renato Miranda, siya po ang Task Force Chief ng ang Task Force Pagbabago ng DNA, no? Ang tayo laging, hindi ka laging. And of course, Ringo Yalquas. Mapag-uusapan po natin dito, sa pag-uusapan yung total lagban. Hinga lang po natin sa dito tayo magpapatumpis-tumpis pa ng kumbaga in a nutshell. Ano po ito, General? I do not have to introduce or call the name of everybody, but I know some of you. Alam ko kayong lahat, at tayong lahat ay nandito sa isang common interest at intention na maging relevant sa ating bayan. I would like to correct you, sir, that I am not the chief. When the EO 23 was signed, the members of the task force are the following: Secretary DNR, Secretary DIMG, Secretary DND, Chief PNP, and Chief of Staff Armed Forces. So sila yung task force. Before, I was the task force pagpapago of the DNR. But this time, with the presidential task force, based on EO 23, ang task force, yung lima na sinabi ko kanina. And they need an executive director, maybe their implementer. I have yet to see kung ano pa yung resolution nila doon. I think they will meet anytime, today, tomorrow, or Tuesday, to come out with resolutions more on the organization of the task force implementing art. And at the same time, siguro konting budget at konting yung mga gamit ng implementers. Ngayon, ano ang depression nito? Madaming sa ito, pwede nga usapan na ito
question and answer eh. Kung nabasa niyo yung video 23, mas maganda. Pero kung hindi niyo nabasa, in a nutshell, pinakabuhod na lang para... In a nutshell, 3 minutes, no? Parang 3 minutes. Kasi pag sumobra doon, nakakainip na. Yes, sir. In a nutshell. Kasi justice plus. Oo. Ang iyo pwede, as I said, ito yung meron lang presidential kasi. Kasi hindi sabihin na, yung presidential mismo, ito ka lang muna nakita niya yung pamamasyal niya sa Pinkol, sa Pinkol, sa Dente, especially yung talaga rito. Nakita niya talaga na talagang yung mali yung ito, yung kahalimutanda ng hindi natin. Talagang, if you look at Prosperita, the city on top of the Mount, the community on top of the Mount, for the first time, na-flat. So, ibig sabihin talagang, but, doon lang yung sa lugar na yun. If you look at Cotabato, Cotabato City will be the next Malacon of the South. If the laggings in the mountains of Central Mindanao will not stop also. So, yun ang effect ng ating illegal lagging. So, yun nakita lahat ng presidente. So, sabi nga, mag-create tayo. At ito, this time, import lang yung ating military at police. It was not part of the leadership. So, kung sino ba lang ang ilalagay niya na task force implemento na right now, I'm only acting. Wala pa akong official na lang. We have to implement yung mandate ng EO 23. If you look at the mandate, in essence, mahaba yun eh, mga 3 or 4 pages. Pero ang mandate lang noon, pag binasa mo yung EO 23, tatlo lang yung pagtutunguhan. Actually, ang main objective is ibalik yung biodiversity. Ibalik yung samahan ng nature, sa tao, sa hayop, and everything. Ngayon, pag sinabi mo walang anti-illegal logging, yan yung you obfuscate logs and you police the forest. But it doesn't bring back the biodiversity, right? So, it is only one part of the task, yung mag-ano tayo. Kasi every time na you get lost or you police the area, you are